Ang ating gospel meditation, magpasimula tayo sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo at sumayo rin. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, bigyan mo kami ng lakas ng pananampalataya upang sumunod sa aming Panginoong Hesukristo, na makita namin ang magandang gawain ng aming kapwa Kristiyano at hindi mga Kristiyano na naghatid ng kabutihan sa lupa at sa aming kapwa-tao. Naway kilalanin namin ang presensya ng Panginoon sa mabubuting gawain, lalong-lalo na ang gawain para sa mga mahihirap. Hiniling namin to sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang magandang balita ay hango kay San Marcos, Kapitulo 6, versikulo 45 hanggang 52. Ang balita, matapos mapakain ang 5,000 lalaki, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa Bethsaida sa kabilang ibayo ng lawa, samantalang pinauwi niya ang mga tao. Pagkaalis nila, sila'y umangon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi, nasa laut na noon ang bangka, samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katihan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad sapagat pasalungat sila sa hangin. At na madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan niya sana sila, ngunit nakita ng mga alagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig, kaya napasigaw sila. Ang akala nila'y multo at kinilabutan silang lahat. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Lakasan niyo ang inyong loob." Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila'y lubang ng gilalas sapagat hindi nila naunawaan ang nangyari sa tinapay. Hindi pa ito abot sa kanilang isipan. Ang magandang balita ng ating Panginoon. Ngayon, napakita natin sa Ebanghelyo kung paano si Jesus ay naglakad sa ibabaw ng tubig. Nung nakita niyang mga alagad, ay nahihirapan sa pagsagwan at malalakas ang hangin at malalaki ang alon. At si Jesus ay nagsalita, sumakay sa bangka at tumigil ang hangin at ang malalakas na alon. Sa buhay natin, meron din pong malalakas na alon at malalakas na hangin. Kalimitan tayo punong-puno ng takot. At dahil dito, ay hindi na natin makita ang presensya ng Panginoon. Ngunit kung tayo merong pananampalataya, malalampasan natin ang hangin, malalampasan natin ang malalakas na alon sapagkat tayo hindi nag-iisa. Kasama natin si Jesus ang ating Panginoon. Sumampalataya po tayo. At titigil ang unos ng ating buhay, ang malalakas na hangin at ang malalaking alon. Tayo ay nasa presensya ng Panginoon. Ipagpatuloy po natin ang ating panalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawar mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. At magmukhang paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masasama. Amen. Tayo ngayon na nananalangin sa ating kaibigang obispong namatay na episcopal na si Bishop James Mangoramas. Yung dadasal po din natin ang kapatid ni Padre Asilo Juanita na pumanaw din sa araw na ito. May the rest and peace. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. Pagpalain kayo lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat at God bless you.